Okay guys, so let's talk about highway curbs. Okay, so yung highway curbs, highway curve. Yung highway curve that is divided into two, no? We have the horizontal curves. Okay, we have the horizontal curves and we have the vertical curves, no? So horizontal curves, that is about horizontal alignment ng highway, and vertical curves is about yung vertical alignment ng highway. Okay, so we have this one, and then yung horizontal curves that is divided into four, no? We have the simple curve. We have the simple curve. We have the simple curve. Okay. We have the compound curve. We have the reverse curve. And we have the spiral curve, or this is called also as transition curve. Okay, so spiral din yan. So yun yung mga different types nung horizontal curves, no? So pag nagdi-design tayo ng highway, okay? So hindi lahat yung isang highway, hindi lahat simple curve lang yan lahat, no? So sa isang highway, minsan gagamit ka ng simple curve, combination ng simple curve tsaka compound curve, or tatlo, no? Simple, compound, reverse, or apat, simple, compound, reverse, spiral sa isang highway. Okay? So parang ganun yan. Okay ba? So I hope nakukuha niya yan. Okay. And sa vertical curves, okay, sa vertical curve, meron tayong tinatawag na parabolic curve. Okay? So bali dito, so it is divided into two, no? Meron tayong horizontal and vertical curves. Horizontal is merong apat, while the vertical curves is meron tayong parabolic curves. And yung parabolic curve, that is divided into two, no? Parabolic curves. Okay, that is symmetrical tsaka unsymmetrical. Okay ba? Unsymmetrical. Using ko lang. This is unsymmetrical. Okay? So, yan, no? So, yung parabolic curve, that is also divided into two. Then, yung ito, meron tayong tinatawag na yung ganito yung curve, no? Yung nakasummit. Di ba? Yung nakasummit. Yung isa is yung nakasag. So, may mga ganyan na curves, no? So, anyway, i-discuss man din natin to isa-isa in the next na mga videos. So this time is ano lang muna, no? Parang intro lang muna. So punta muna tayo sa horizontal curves. Ano yung horizontal curves? So ito yan, no? So yung horizontal curves, yan yung mga circular arc between two straight lines known as tangent. Okay? So yung mga tangent, ito yan, no? Yung mga gray na yan, yan yung mga tangent line, no? Yung ito. So, ito yung tangent. Yan, tangent line yan.
Ganda na, tangent line din to. Ito at tsaka ito. Ito rin, tangent line din to, no? Ayan, no? So, yan yung circular curve. So, yung white line na yan, yan yung highway natin, no? Center line ng highway natin. Then, ito yung mga tangent natin, yung gidraw na ako, no? So, may kita niyo mga isang highway lang to lahat, di ba? Isang highway lang yan. So, may kita mo yung first curve na to, this is river, simple curve. Okay? This is simple curve. So, ito naman yung compound, no? Meron siyang dalawang simple curve where itong point na to, ito yung point nung compound curve niya. So, meron siyang R1 tsaka meron siyang R2. So, simple curve is isa lang, no? Isang curve lang. So, meron siyang radius lang na R. So, dito is compound curve. Dito may kita mo, meron siyang PC, then PRC, that is point of reverse curve. So, ito yung reverse curve natin. Makikita mo na dalawang simple curve yan na magkabaliktad, no? So, kaya tinawag siyang reverse curve. Okay? Then, dito makikita mo, meron siyang TS, tangent to spiral, then spiral to tangent. Then, meron siyang maliit dito na spiral to curve, then curve to spiral, no? So, yung curve na yan, that is spiral curve. So, a highway can be made up of 4 curves. So, kaya kailangan nating inaaral yung 4 na curves na yan para yan, no? Kasi yan man din yung importante din, eh, no? Kasi minsan na design yung thickness, constant na, no? Na ginagamit natin. But anyway, sa next na mga videos is i-discuss din natin kung paano mag-design ng pavement. Okay? Tsaka yung flexible pavement. Okay? Rigid tsaka flexible pavement. Okay, anyway. So, yan yung mga highway curves. Okay? So, punta tayo sa composition niya. Na? So, yung ito, yung compound tsaka reverse curve. So, yung compound is dalawang curve lang yan. Magkaiba lang yung radius niya, na? So, dalawang simple curve na magkaiba yung radius. Ang yung reverse curve, yun pa rin, dalawang simple curve magkaiba yung radius, pero yung direction niya is reverse, no? So, makikita mo naman na reverse. Okay? So, yung formula nung simple compound tsaka reverse, pareho. Pareho lang lahat, na? Si spiral lang yung iba yung formula niya. So, puntahan natin yung mga elements ng simple curve. So, ito yun. Na? So, considering horizontal alignment, no? Parang parang nakatingin ka aerial view. No? So, ito yung center line mo, yung highway na yan, yung white line. Yung white na curvy line. Na? Then, so, parang nakatingin ka top view, no? Or aerial view. Okay? So, yung composition ng highway natin is meron tayong ganito. So, we have BC, that is the point of commencement. Or other term is as point of curvature. So, anyway, pareho lang yan, curvature. So, ibig sabihin, yan yung starting point ng simple curve natin. Then, mag-end yan dito sa endpoint niya, which is the point of the tangency, itong PT na to. So, yan yung point of tangency. Okay? And then, we have this backward, or the back tangent, or the backward tangent. And then, we have the forward tangent. Yung ito. Okay ba? So, yung intersection ng back tangent tsaka forward tangent, that is called as the PI, or that is the point of intersection. Okay? So, we have the radius of the curvature. Okay? And this angle here, this is called as the angle of intersection. So, if I mo yan, I din yung dito. Okay? I din yung dito. So, pag gagawa ka ng
line, no, dito sa midpoint niya. So madi-divided yung point angle of intersection by 2. So I divided by 2 and I divided by 2. Okay. So yung T dito, this is called as the tangent distance. Yung A dito, that is called as the external distance. Yung C dito, yung C na yan, that is called as the chord. Ito yun, no? Yung dito na point hanggang dito. Chord length mo yan. So yung C, that is the chord distance. Okay? And yung M dito, that is called as the middle ordinate. And yung LC dito, yan yung ito, yung length ng yellow line na yan. That is the length of curve. Okay? So yun yung mga the terms na na-involve dito sa highway curve. So kung nakikita na kayo ng plano ng DP, so makikita mo yung mga tawag yan, yung mga term na doon, no? So kaya kailangan alam mo din yung mga terms, okay? So anyway, punta tayo sa analysis ng simple curve. Okay? So pag-analyze ng simple curve, may mga formulas na involved dito, no? Pero masakit sa ulo pag nag-memorize na ng formula, eh. So mas maganda, walang formula, no? All by triangle. Okay? Lahat triangle lang. So if we consider yung triangle na to, sorry for that. If we consider yung triangle na to, bali, highlight ko lang muna, ha? Ah, nga pala, no? One property nung simple curve din is yung perpendicular line. Tandaan mo to. Ito. Diba? Yung tangent line tsaka yung radius, laging 90 degrees yan. Okay? Tangent line tsaka radius, 90 degrees. Okay? 90 degrees. Yung chord length, which is, iwain ko yung, ano, ginawa ko tong si, oops. Okay. So I think I'm done with that. So C, okay. So yung chord length tsaka yung line na to, yung saan yung R minus M, that is also 90 degrees. So dito din 90 degrees. So isang property yan, no? So ibig sabihin makagawa tayo ng mga triangles dito. So considering yung triangle na to, okay? Yan, yung triangle na yan. Ito yung nakikita niya yan. I don't know if nakikita niyo yung hina-highlight ko. Ayan, no? Yung triangle na to. Kukunin natin yung triangle na to. Ito yung nakuha niyo na yan, no? Kasi 90 degree to, eh. Ibig sabihin, right triangle yan, no? Right triangle. Mukhang hindi lang right triangle, pero right triangle yan by theory. Okay. So, ito yan, no? Ito yan. Yan, okay? So, bali dito, makagawa tayo ng, di ba? Makukuha natin lahat ng formulas, no? So, depende, no? Depende kung ano yung itatanong, no? For example, ano ba? Cosine of I divided by 2, that is equal to cosine. Diba? So, that is the radius all over this hypotenuse, which is R plus E. Na? So, pwede mong gamitin yung formula na to pag solve ng external distance. If you use sine I divided by 2, so that is, diba? Opposite, that is the tangent distance divided by the R plus E. Na? So, pwede mong gamitin yung formula na to in solving for the tangent distance or the external distance. Na? It depends, no? Depende sa given. Or, if gagamitin mo yung tangent ng I divided by 2, so, pwede mo gamitin yung opposite over the adjacent, no? So, cosine is adjacent over hypotenuse. Opposite over the hypotenuse. And we have the opposite over the adjacent, no? Kaya, I think napansin niya na yung tangent distance just R nung I divided by 2. I think familiar sa inyo yung formula na yan kung may mga aklat kayo. So, makikita mo yan dito.
Anyway, hindi mo lang kailangan i-memorize yan. Tandaan mo lang yung trigonometry. Yun na yun. Na? Yun na yun. Ha? Huwag mo nang bigyan ng sakit sa ulo yung utak mo. Dito naman, ha? So, considering yung triangle na to, makagawa ka din ng mga... Oops, sorry for that. Diba yung ito? Kukunin natin yung triangle. Actually, maraming triangle na pwede mong makuha talaga. Anyway, considering yung ito. Kaya pala. Yan ha. Considering yung triangle na to. Ito yung nakikita nyo yung hina-highlight ko. Yan ha. Yung triangle na, alam natin 90 degrees yan eh. So, ibig sabihin ito yan ha. Kinuha ko na yan. So, ito yung triangle na yan. So, pwede din tayo makagawa ng mga formulas dito. Pwede mo nang isolve yung problem gamit yung triangle na to. For instance, gamitin mo cosine of I divided by 2. So, kung ito yung 90 degrees, so cosine. So, adjacent, yung katabi niya, R minus M all over D. Hypotenuse. So, pwede mo gamitin yung trigonometric function na to in solving for the middle ordinate. Diba? Pwede mo yan. Sine I divided by 2. We have sine that is opposite L divided by 2. Ayan yung core distance na. Binago ko pala yung given. Yung symbol ko for the core distance. Ginawa kong C. So, C divided by 2. So, ibig sabihin, so, C over 2, all over yung hypotenuse na R. So, pwede mong gamitin yung formula na yan in solving for the core distance. Okay? So, ganun lang, no? Ganun lang. Triangle ka lang. Or tangent I divided by 2, no? So, bali, meron kang tangent. So, opposite, all over the adjacent, no? So, pwede mo din gamitin yung formula na yan. So, anyway... the bottom line is yung triangle na to tsaka yun yung triangle na to yan na yung gagamitin mo. Okay, so kung may iba pang property, I'm sure that is only trigonometry or a little bit of algebra, huh? So ganun lang, no? Ganun lang. So I hope klaro yan in solving for the highway curves, no? Okay, so I hope klaro ako dito, no? So, let's go with the degree of curve. So, binibigay din to, yung degree ng curve. So, sa degree ng curve, meron tayong dalawang bases, no? We have the arc bases, tsaka yung chord bases, okay? So, from arc bases, diba? Sa arc bases, from the word arc, so 20 meter yung ano natin, no? 20 meter yung distance natin. Okay? So, from the word arc, so yung arc yung 20. Okay? Yung arc yung 20, yung yellow line na yan. Pag sinabi natin chord bases, yung chord yung 20. Okay? Yan yung 20 meter. Saan galing yung 20 meter? This constant. Constant na yan. Wala tayong magagawa. No? Kunin lang natin yung value. Okay? So, yan talaga. Yan talaga yung ipapagamit sa 20 meter. So, sir, paano mo malalaman na yung problem gagamitan mo ng arc basis or chord basis? So, depende. No? Kung sabihin ng problem na use chord basis, so, gagamitin mo si chord basis. Kung sabihin ng problem na arc basis, so, gamitin mo si arc basis. Pag hindi niya sinabi, so, first solution mo is gamitin mo si arc basis, no? Kasi yung arc basis is widely used for highway design, while si arc basis, so si chord basis is for railroad design. So kung nagde-design ka ng mga railways, so yan, no? Magagamit mo si chord basis. Okay ba? Okay. So,
So yun, no? So sige, patuloy tayo. So dito alam natin yung formula for the arc length is just di ba? Sa arc length is just theta ng angle times ng r. So bali dito kung yung s natin is 20, di ba? Ito base yan dyan, ha? So r, ito yung s, ito yung theta. So bali dito kung yung s natin is 20, then yung theta natin is the degree of curve. Okay, and then degree of curve, okay, then the radius. So yan, no? So magagamit mo na yung formula mo, pero dapat make sure ito is in radian. So ibig sabihin dapat yung degree mo din dapat naka radian. Okay, so bali magiging 20 equals nung d in degrees. Okay, so times mo lang ng pi over 180 yan para maging radian, times mo na ng radius ng curvature. So ito yung formula na gagamitin mo in degree of curve. Actually, hindi mo din kailangan i-memorize na. Tandaan mo lang yung arc must be 20. Then sa chord is must be yung chord yung 20. Okay? So yung chord na to is kaya mo din kunin yan diretso. So bali meron ka ditong ito, considering yung triangle na to. So meron kang 90 degrees, we have 10, then we have r. So since we divide yung degree ng curve, so ibig sabihin this is degree divided by 2, na? So degree divided by 2. So pwede mo nang gamitin si ano function yan, sine, na? Sine degree ng curve divided by 2 is equal ng 10 all over r. So you can solve. So you can use this equation or this sine function in solving for curve bases. Okay? So, ganun lang, no? Ganun lang, guys. So, I think hindi man din siya masakit sa ulo, no? Basta yun lang, no? Yung highlight. Kung arc basis, dapat yung arc yung 20. Pag chord basis, dapat yung chord 20. Okay? Lagyan nyo ulit-ulitin yan. Dito yung triangle, must be ito. Tsaka ito, no? Yan, no? So, yan lang yung kailangan nyong i-memorize. Okay ba? So, I think familiar din kayo dito sa formula na ito. Yung formula na to. I think familiar ka dito sa formula na to, no? Pero actually hindi kailangan i-memorize to. Masasolve mo na yung problem in highway curves using lang yung triangle na to or trigonometry purely. Okay? But anyway, kung sanay ka naman gamitin to or memoryado mo, okay lang din, no? Wala man ding pumipigil sa'yo. So, ipakita ko lang kung saan galing yan, no? Actually, galing yan dito sa degree ng sa arc basis natin. So, ito yung arc basis natin where yung arc natin is 20 meter. So, yung angle dito niya is yan yung tinatawag na degree of curve, no? So, considering yung circle, so meron siyang radius, di ba? So, ibig sabihin yung arc length niya, di ba? Yung arc length niya is yung 2 pi r, di ba? And then, yung angle niya is 360 degrees. So, by ratio and proportion, so we have 20 over nung degree ng curve is just equal nung S. Yung S niya is 2 pi r, and then we have the angle niya, which is yung 360. Kasi isang ikot yan, eh. Isang ikot yan, 2 pi r. So, ibig sabihin, yung radius niya is just equal to approximately 1145.916 ng degree ng curve. So, yun yung derivation ng formula. So, actually, hindi mo na din kailangan i-memorize yan. But anyway, kung yun nga, yung sabi, kung hiyang ka, so, pwede mo rin gamitin yan. Yun dito naman, is yun pa rin, no? Gamit pa rin yung arc basis natin. So, we have S na 20 meter. And ito yung degree ng curve, no? So, ibig sabihin, kung ito yung arc length, di ba? Base dito, sa ano natin, di ba? Kung ito yung arc length natin, which is yan yung LC, I assume. So, ito yung angle I niya. No? So, bali dito, ito yung angle I. Then, ito yung LC niya. Yan yung length ng curve. Or, pwede rin S na lang. No? So, yun pa rin. By ratio and proportion, 20 over ng degree ng curve is equivalent ng length ng curve divided by I. Kaya, yung LC is just 20I all over the degree ng curve. No? So, pwede mong gamitin yung formula na to.
kung hiyang ka rin, no? But anyway, okay na, okay, try ka lang, no? So malaki na ding tulong nito na papabilis yung solution mo. So anyway, yun lang muna guys. So continue na lang tayo sa next na video. Thank you.